At sa atin pa rin ikonsulta mo, pag-uusapan natin ang mga paraan upang maingatan ang integridad ng isang kumpanya na nasa service industry. Kasama natin ngayon umaga ang mga eksperto sa larangan. Yan para tulungan tayo sa atin talakayan. Dr. Camille Garcia, psychologist. Ms. Sheila Viesca, talk shop owner. Dr. Rainier Umali, psychiatrist. Mr. Rolando de la Cruz, UP professor, president and CEO of Darwin International School. Professor at UP Diliman, won the 2013 Rappler Do More Award and UPAA Award in Educational Innovation. At si Ninang Riza, ang ating financial analyst. Yes, good morning. 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 Ayan, oo nga. Paano ba usually, no, punta muna tayo dun sa pag-hire ng mga tao. Di ba, isa sa mga importance sa integrity ng isang company, lalo pa sa service industry, eh yung principles ng kumpanya, eh in line with the principles of yung mga empleyado na kukuha ng possible na employees. Paano nyo ma-ensure yun na ganun po yun? On the different aspects, like bago sa edukasyon, tapos sa process. Kailangan mo mag-hire, kailangan mo mag-advertise, and then people will come to you, you have to interview them. Yeah. Tapos hindi pwedeng ang tinitingnan mo lang yung academic background or school. Kailangan talaga yung masipak mo, malaman mo ano talaga pagkatao niya. You need to ask questions on the family. If you give them questions, then mag-gauge mo ano yung views niya on certain issues. Yeah. So mahirap, pero hindi rin natatapos doon eh. Siyempre may examinations, and then pag hired na siya, yung observation kailangan tuloy-tuloy. Hindi pwedeng one shot deal yan, and then it's ano, hindi ganun eh. It's not enough. Ano naman yung pinaka-common question na nag-interview? Unang-una, importante malaman mo ano goal niya sa buhay. Kasi kung wala siyang goal sa buhay, baka wala siyang sapitin sa kumpanya mo. Tapos bukod dyan, kailangan malaman mo ano yung karanasan niya sa previous jobs niya. Ba't siya umalis? Magkanong sweldong inabot niya? Kasi kunyari, naka 7 years na siya in one school or one company, for that matter. Tapos hindi man siya umangat ni Katiting. So it tells a lot about the person. Oh, tanong naman natin si Ma'am Sheila, no? Kapag nakapasok na kunwari empleyado, syempre may mga panuntunan yung kumpanya, di ba? Kung paano makakapagbigay ng magandang serbisyo sa ating mga kliyente. Ano po ba dapat yung parang postura, ano ba dapat na attitude, image yung ano na pinoproject ng mga nasa service industry? Okay. Thank you, Attorney Reg. Maganda yung tanong mo na tungkol sa itsura. As a matter of fact, when I hire people, kailangan magaling ka sa galing na hinahanap namin para sa position na yon. Mabait ka para kaya mo makasalamuha sa lahat ng klaseng kliyente o sa lahat ng mga makakasama mo sa trabaho. At isa pa, maganda itsura mo. Presentable, no? Presentable. Because the kasi pwede ka namang hindi ganun kagwapo, kaganda, pero pag presentable ka, it really matters a lot. And the code of customer service is you have to look better than your clients. Di ba gusto mong sabihin nila, alam mo, ang bait nung kasamahan mo. Tsaka ang ganda niya, no? Tsaka ang ganda lalaki niya, hindi yung ang galing niya, no? Dapat lang pangit siya, eh. Ma'am Sheila, I have a follow-up to that. Usually kasi people, no, when they're, lalong-lalo na when they're applying for jobs, they put their best foot forward. But then a lot of people, di ba, Doc, hindi nila nasusustain yon. So, paano nila? How, what can you advise people na whatever you show is something consistency, follow-through, importante yon, di ba? In the service industry, ang importante dyan, integrity, eh. Integrity of character and integrity of service. Now, the downside of it is that while you're interviewing people, hindi mo naman talaga mababasa yung kalooban nila. And it's very easy to fake kindness. Mukhang mabait o mukhang magaling. Rehearse yung answers. Nagmamadali ka sa pag-hire. So maraming downside yung initial interview process, kahit ano yung evaluation na gagawin mo dyan. Gusto ko nga yung sinabi ni Prof na kailangan obserbahan mo. Because over time, makikita mo talaga kung ano yung klase ng tao na hinar mo. And it's very good on the part of employers that we have the 6-month probation. Yeah. Take advantage of that. Because that's how you will know if the grooming, if the coaching and mentoring that you have for the people that you hired is actually the right
the right intervention or mentorship for them. Kasi pwedeng mali sila para sa industry mo or mali ka para sa professional growth nila. Mm-hmm. Para naman ako kay Doc O'Malley, ano, para naman dun sa mga nag-a-apply na oo, matalino sila, they know what they're going to do, alam nila yung pagtatrabaho. But the problem is wala silang tiwala sa sarili nila. At ang tingin nila sa sarili nila, hindi nila kaya, etc. Sa experience mo, sa pag-evaluate ng mga applicants, ang importante, ang aplikante, mag-suitable doon sa values o doon sa gusto ng company na ina-applyan nila. Wala kaming pakialam kung ano ang iyong pagkahina na tao. Ikaw ang dapat umadapt sa amin, hindi kami mag-a-adapt sa iyo. In my experience sa BGMP noon, dahil I have to evaluate 400 applicants in 1 week. Mm-hmm. You know? Ang massive ka, ang ginagawa ka dyan para ma-minimize yung evaluation, IQ. Was bagsak ka sa IQ, wala ka na sa next step. Yeah. Mm-hmm. Next step niyan is NP screening. Mm-hmm. Sa NP screening, paano? Lumalabas doon ang iyong mga inner conflicts na hindi mo alam na ilalabas mo yon. Ano po yung MP, yung ba yung psychiatric? Neuropsychiatric evaluation. Evaluation na dapat itinitake ng MP. Doon mo malalaman yung tunay na character. Doon mo malalaman kung may prejudice ba sila. Red flag. Kung magari yung tanong namin ng red flags, lalabas din yung mga red flags. No? Pag nakita ko na yan, as papasa ka for interview, that's the time titirahin kita sa core conflict. Sige, go. Hindi, kadalasan po kasi, di ba, ibang mga kumpanya, mas priority nilang tignan yung anong score mo sa EQ mo than your IQ. Sa akin, pareho palagi yan eh. You know, you may be emotionally good, but intellectually poor. Mm. Eh, hindi ka rin magsusot sa amin. And, di ba, sinasabi mo kayo na, they always put their best foot forward. Minodify ko yung questioning dyan eh. Paano minsan, tatanungin mo yung aplikante. What are your strengths and weaknesses? Mm-hmm. And more often than not, applicants will only answer strengths. Mm-hmm. No, bihira ka makakita ng magsabi ng weaknesses. Sabi yung weakness. So, kaya minodify ko questioning ko dyan. If you are going to change something or improve something, ano yun? Mm-hmm. So, hindi nila alam, hindi nila napasin, yung my question is double negative. Mm-hmm. So, you will be forced to say kung ano yung i-improvein mo or babaguhin mo sa sarili mo. Mm-hmm. Kasi parang wala ka acknowledging Yeah, diba? Pag wala kang masabi doon, then you are not aware of your weaknesses. You know? Eh, maaari luwa ba siya pag nagtatrabaho ka na? Ano yung mga sample questions? Like ako kasi, pag nag-interview ako ng mga staff ko, I will ask, if I will give you 1 million pesos today, what will you do? Is that a good question? Yeah, that's good. Because judgment na yun eh. Yan ako yung discarte nila. Paano, anong gagawin nila doon sa milyon na? Nasa discarte mo na yun, nakikita mo na yun. Pero dapat magaling ka mag-follow up. So makikita mo yung lifestyle nila, kung paano nila hawakan yung pera nila. Yeah, sa akin, paano minsan, nasa bureau nga ako, ginagawa ko dyan para makita ko talaga yung personalidad ng tao. Humahabilo ako sa kanila. Habang naghihintay, ako nakaya, ordinary suot. Paano minsan may nakalagay dyan, no? Don't step on the wall. Yeah. Ay, kita, ano ibig sabihin ng don't step on the wall? Yung pala, yung iba, tatambay, tapos yung paa nakatapak sa wall, dumudumi. Yeah. As makikita mo siya, na nakatapak. Yeah. Kaya pagdating sa interview yan, more or less, alam mo na, bakit ka tumatapak doon? Tanong naman natin, no, doon naman sa, kasi syempre, service industry, kasama dyan ng mga hotel, ano po yung masasabi naman ninyo doon sa corporate culture, kunwari ng isang hotel, na to discriminate mga between people, among nationalities, among companies, kung sinong mas malakas, parang yun yung mga i-carry nila sa cable nila. Ano po ba yung, bakit merong ganun? I mean, galing po ba sa edukasyon nila yan? Sa mindset ba nila? O sa behavior talaga nila, yun yung gusto nilang iparating sa lahat ng mga empleyado nila? Pwede bang sagutin yan? Nasaan ba si Kuya? Sige. Attorney, ang background ko before I set up the talk shop, I was in the service industry. Okay. And that was great grooming for me to start my own business. But it's also a big challenge, preserving the integrity of character and integrity of service. Mm-hmm. Kasi dyan sa pakikisalamuha mo sa mga iba-ibang tao, pakikisama mo, you will be put on the spot and then challenged to even compromise. Mm-hmm. Kailangan matibay ang pagkatao mo at paninindigan mo so that you grow with the industry. Ngayon, what sustains the service industry? First of all, yung leadership.
kailangan maayos yan. Kasi yan yung sinusunod ng mga tao. Mm. The role models on top. And then of course, as mentioned by Doc, the right people that you're going to hire. Mm. And then the right training intervention. Ngayon nangyayari na mali yung tao, hindi mo lahat masusubaybayan yan, lalo na yung mga malalaking hotels, malalaking hotels. Naulit, no? Talaga hotels. Oo. So yung mga malalaking kumpanya, kailangan meron kang strong intervention on the part of the influencers, yung mga middle management. Kasi hindi lahat masusupervise ng GM, nung executive committee. Pero they operate as individual companies, yung mga departments within them. Iba-iba yung tao, iba-iba yung profile. Kasi iba yung taong kukunin mo para sa frontline, iba yung pang back office. Iba yung profile ng mga nasa accounting. Diba? The leader the manager who looks after these people has to preserve the integrity of the company and the values that they live by. Dahil isang pagkakamali, kay driver ka, kay front office personnel ka, o supervisor ka, that reflects on the company. Mm. Once nasira yung reputation ng company, very hard to get. Mm. Yung pinaghirapan mo, mahirap. And it's always the customer who decides that. Mm. Yeah. Prof? Alam mo, ang observation ko sa mga hotels, malaking parte niyan kasi yung culture, kultura ng mga staff. Yeah. Kuminsan galing sila sa iba-ibang bansa. Halimbawa, no? Yeah. Pero kuminsan din kultura ng kumpanya. Mm-hmm. Kasi ako mismo, when I travel, ibang bansa, ibang treatment sa akin. Makikita mo talaga the way they smile, the way they talk to you. Kuminsan, hihingi ka lang yung cork remover para sa bottle of of champagne, no? Yung iba talaga, very pleasant, and they'll run an extra mile for you to give you what you need, no? Or one time, humihingi ako sa isang hotel ng taxi, no? Ipara ako. Ang pinadala sa akin, Mercedes-Benz. Wow. So, depende talaga sa hotel. Pero may hotel naman, mahal na binayaran mo sa abroad, pero yung treatment sa'yo talagang mali. Ang masasabi, pero pinakamasakit dyan, and naranasan ko din yan, even here in the Philippines, no? Iba-iba kasi kumpanya, no? Kuminsan, ang nagdi-discriminate sa'yo, kapwa mo na Pilipino. Mm-hmm. Kasi nakuha nila yung values doon sa bosses nila. So, yun ang pinakahindi magandang mangyari dyan. And I think, mahalaga dito, number one, syempre, kung Pilipino yan, family. Mm-hmm. Tsaka yung values niya from the community. Pero kung abroad yan, yung kultura mismo. Mm. Kasi remember, may mga bansa na parang ang tingin sa atin hindi kataasan. Yeah. That's bad, no? Hindi maganda discrimination. It's now, it depends on us kung paano natin tututulan yung ganitong klaseng discrimination. Unang-una, labag yan sa human rights, correct, no? Yeah. Di ba? So even in Philippine law, bawal yan. So we have all the right in the world to really say no to discrimination. Ayan, on that note, Doc, paano ba dapat namin, paano kami mga clients, no, tayo, na pag nakakita tayo ng discrimination, how should we react to these kinds of acts? Paglaban natin yun, number one, nandaman social media. You know, makita mo naman ang reaction ng social media pag may mga ganyan discrimination, very, very supportive. Huwag natin papasok sa isip natin na, abala lang yan eh. Yeah. You know? Minsan yung nasakit natin eh. Kaya tayo na di-discriminate, hindi natin pinaglalaban. Tignan mo mga foreigners, i-discriminate mo. Oo, lalaban siya. Lalaban yan. Oh. You know? Tayo kailangan matutong lumaban. At paglaban natin, yung karapatan natin. Oh, yan. Maraming salamat po. Ay, Mamiza, go. Yeah, yung consumer rights natin, ipaglaban natin. Yeah, tama, that's true. That's true. Pero pahabol, pahabol. Kung pinag-uusapan natin dito, service industries, yes. Yeah. Dapat, ako, I want to propose, hindi lang dapat private companies ang nasamahin natin. Mm-hmm. Kasama sa serbisyo kasi gobyerno. Tama. And it's tama the yan. Biggest bureaucracy na may encounter mo sa buhay mo. Diba, mula pinanganak ka, papas. At marami rin discrimination dyan. O, kung minsan hindi discrimination, talagang yung buong opisina na yon hindi service-oriented. Yeah. So, bukod sa discrimination, Pilipino, dinidiscriminate kapwa Pilipino. Yung mismong thinking, di ba? Na dapat baguhin. Lunch break na sinusungitan ka pa. Wala pong lunch break. Halimbawa, lipstick na. Or 3 o'clock pa lang, nagme-makeup na, ayaw nang entertain yung request mo. So, in any aspect of life, may service kasi.
Ayan. Maraming salamat, Ninang Riza, isa po nating suking-suking financial analyst dito, kay Dr. Rainier Umali, ang suki rin po nating psychiatrist, at kay Ms. Sheila Viesca, siya po ang owner ng Talk Shop, at kay Mr. Rolando de la Cruz, siya po ang president, CEO ng Darwin International School.